Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, nandito ako sa loob ng crane namin dito sa barko. Bali, ang gagawin ko ay mag-i-inspect ako ng blower. Yung kanyang cooler, cooling, air cooler. Ito siya mga kamismo. Ayan. Ini-inspect ko kung may problema sa coupling na. Ayan. Okay naman, wala namang problema. Kinokontak kasi ito every 3 months. Kung okay pa yung motor, kung wala bang problema, then sabay na din yung meter testing. Okay pa yan, walang problema yan. Kapit na kapit pa. Tsaka yung ikot niya, okay na okay. Mamaya, magmi-meter ako dun sa taas. Sa control panel na. Kasi hindi accessible yung nandito eh, sa loob, mahirap galawin. Ayan, number 14 lang to na liabe. Kaso wala akong dalang ratchet, kaya medyo nahirapan tuloy ako. Tsaka ang kipot ng pwesto ko dito. Dito pa sa ilalim. Ito yung crane cabin. Dito ako sa sulok. Mag-isa. Walang kasama. So, dahil okay. Walang problema. Goods na tayo dyan. Siguro isprayan ko lang ito ng WD-40. Tsaka lubricant. At ayun na nga yun mga kamismo, dahil dito sa barko ay meron kaming 4 na crane, 4 din yung aking i-maintenance. Lahat na din mga kamismo ng mga dapat na i-inspect ay ini-inspect ko na. Chine-check ko kung may mga leaking ng oil. Common kasi dito sa mga crane mga kamismo, laging nagkakaroon ng leak doon sa mga cylinder brake lining ng loofing, hoisting, tsaka yung slowing. Bumibigay kasi doon mga kamismo yung mga gasket niya. At ito yun mga kamismo, yung tinutukoy ko. Ito mismo yung nagpipreno, nagsisilbing tagapigil ng operation. Ang nangyayari mga kamismo ay ganito, tumatapon sa flooring yung mga langis. At ito naman ay aking nililinisan at ini-schedule namin para mapalitan. Hindi naman ganun kalakas ito mga kamismo. Heto pala mga kamismo yung linyada ng motor air cooling. Sa harap naman nito mga kamismo ay merong mga fins. At ito yun, ini-airean ko naman yan. Itong pipe naman na ito ay pipe ito ng langis mga kamismo. Yung tangke. Isa ito sa pinaka purpose ng cooling. Heto mga kamismo yung pinaka tangke ng ng langis. Yan. Kung minsan ay nagkakaroon din ng leak dyan mga kamismo. At dito naman sa tornilyuhan ng kanyang level indicator. Kapansin-pansin na wala na ito sa level. Kung kaya ito naman ay aking hihigpitan muna at dadagdagan ng langis. Hindi ko nga lang na videohan mga kamismo kasi hirap ako sa pagbuhat. Sa may tuktok kasi yun mga kamismo yung pinagsasalina ng langis. At ito na ngayon yung oil level niya. Konti lang naman yung dinagdag ko. Pinalagpas ko lang sa kanyang minimum. At ito naman, ini-sprayan ko ng lubricant kontra kalawang habang pinaikot-ikot. Ang nagiging problema kasi nito mga kamismo, sa katagalan na ginagamit, kung minsan sa vibration, lumuluwag yung kanyang mga tornilyo. Kaya kailangan higpitan, nang sa gayon ay makaiwas sa mas malaking problema. Kung minsan naman pinapasok yan ng tubig, kapag yung louver sa may suction nito ay nasisira. Dahilan para pumasok yung tubig ulan at makapagasik ng lagim. At what's up sa inyong lahat mga kamismo? Ito nga pala ang inyong El mismo, napagod na. Magsi 7 months na sa barko, damang-dama ang pagod dahil walang signal. Wala kasi kami ditong internet sa barko mga kamismo, kaya sobrang tagal talaga ng mga araw. Yung magiging routine mo rito, kain, tulog, trabaho. Ang masakit doon, hindi ka makatulog kasi puro ka isip. Dito pa naman sa barko mga kamismo, pinakalibangan ng mga marino yung pag-iisip. Kung ano yung mga ibibusiness ba? Totoo yun mga kamismo, iniisip kung ano yung mga ibibusiness, iniisip yung pamilya, pero kayang-kaya yan syempre. Natural lang naman sa trabaho yung mapagod eh. Pahinga lang yung kailangan yan. Kaya sa mga nagbabalak maging seaman dyan, may oras pa kayo para mag-isip?
Walang takutan dito. Sadyang ito lang talaga yung realidad. Naalala ko tuloy, tandang-tanda ako pa nung unang sampa ko sa barko. Yung unang isang linggo ko sa international vessel. Dahil bago pa, tahimik lang, nakikiramdam, hindi ko pa nga alam yung gagawin nung mga nag-drill. Papaano, kakaakyat ko lang, drill agad. Ako na baguhan sa ganitong larangan, wala akong kaalam-alam. Hanggang sa na-realize ko, meron talagang mga taong imbis na turuan ka o alalayan ka dahil baguhan ka lang, sila pa yung manghihila sa'yo pababa. Lalong-lalo na mga kamismo pag alam nila na wala kang alam o hindi ganun kabroad yung mga nalalaman mo. Pagtapos nga ng drill noon, pumunta ako ng kabina. Humiga ako. Sabay sabi ko sa sarili ko na tama ba ito? Pinasok ko. Pwede pa kaya akong umuwi? Paano lumabas ako? Nakapantalon at naka t-shirt pa. Biglang na gano'y general alarm. Merong fire drill. Sa lupa kasi yung practice namin, kapag magkakaroon ng drill, kahit ano pa ang ginagawa mo, basta marinig mo yung alarma, kailangan mong lumabas kahit ano pa yung suot mo. Nang sa gayon ay makapag-participate ka sa drill. Aba, pagdating sa barko, iba pala. Kailangan naka-coverall ka, tapos naka-hard hat. Nung time na yun, hindi ko rin alam kung ano pa yung duty ko. Kaya ang ginawa ko, nag-assist ako sa mga firefighters. Kesa naman sa tumunga nga ako, diba? Sa lupa kasi mga kamismo, yung unang trabaho ko ay naging isang service technician ako ng mga auxiliary. At isa sa lagi kong ini-install ay ang FDAS o Fire Detection Alarm System. At nagko-conduct kami ng mga maintenance, pati na rin drill sa iba't ibang mga school dyan sa Maynila. Lalong-lalo na pag merong fire prevention month. Promise mga kamismo, wala akong nakita doon na nag-coverall at nag-hard hat muna bago mag-participate sa drill. Kinala ko lang mga kamismo yung experience ko, kaya ngayon alam nyo na para hindi na din maulit sa inyo. Ang mapapayo ko lang din ay aral kayong mabuti. Isa pa kasing batayan yan mga kamismo. Noong nagkaroon na ng mga trouble dito sa barko tungkol sa mga electrical, doon ko lang naramdaman na bilong pala talaga ako dito sa barko. Alam nyo kamismo, doon lang naging malumanay magipag-usap yung mga official sa akin. Hindi pala mga dahil nag-iisa lang yun. Kinabihan pa ako nun eh. May idea pala ako sa mga electrical. Ang akala daw niya ay electrician ako. Grabe mang mata eh no. Papano pala kung nataon na wala akong alam. Impyerno talaga. Kaya kayo mga kamismo, aral lang ng mabuti. Aral lang ng aral. Tapos nood kayo ng mga ganyang videos. Kahit huwag sa akin, kahit sa ibang mga electrical practitioners. Nang sa gayon ay magkaroon kayo ng idea once na nakapagbarko na kayo. Pagdating nyo sa barko, ay tahimik lang kayo. Hayaan nyo yung pagtotroubleshoot nyo yung mag-ingay para sa inyo. Yung mga binanggit ko sa inyo mga kamismo ay wala na yun ha. Experience ko lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Dahil never din naman akong magtatanim ng sama ng loob. Bakit ka magtatanim kung sa sarili mo lang din itatanim, di ba? At mabalik tayo dito mga kamismo, yan, nakapag-meager na ako lahat-lahat. Okay naman yung reading. Maging maingat lang sa pag-meager mga kamismo. Tulad ng ginawa ko, switch off ko muna yung circuit breaker para sigurado. Pero nakaparallel naman kasi yung supply niyan mga kamismo sa main supply at naka-off naman ito. Sensitive kasi yung system na to mga kamismo. Merong mga PCB board na naka-program, nakalagay na no meager test. Dahil maaaring magkaroon ng problema yung system once na nag-meager kayo dyan sa maling paraan. Kaya kailangan tinitrace muna ito bago gumalaw dyan. So paano ba yan mga kamismo? Naway na-enjoy nyo yung panibago kong shinare sa inyo. At kung nagustuhan nyo ay huwag nyong kalimutang mag-like sa aking video, mag-subscribe at i-hit mo na din yung notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong i-release na video. Comment lang kayo sa baba mga kamismo kung meron pa kayong gustong malaman. So paano ba yan mga kamismo? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye bye.